Santa Madre, Espíritu Santo, sumenyo ang Panginoon at sumenyo. Mga kapatid, sa banal ng pagdudugo nito, sa inyo, araw-araw na pag-itimod ng inyong pag-aaral tungkol sa salita ng Diyos, sa pag-alangin, sa pag-inilay ninyo ng misteryo ng buhay ng ating Panginoon sa Kristo sa pamamagitan ng pagdarasal ng Santo Rosario at sa pagpapalaman sa mahal na Birheng Maria. So, nais natin na bigyan ng pagpapahalaga upang isang kaumaraan upang bago tayong mapalapit kay Jesus. At para din naman na magkaroon tayo ng mga kaibigan. Kasi yung pagpapalapit natin kay Jesus, dapat inuluan din tayo ng mga ipag kapwa tao. Yung pagmamahal natin sa Diyos ay dapat na magtuturo din sa atin ng pagmamahal natin sa ating kapwa-tao. So, lahat na ito, itutulog namin sa harapan ng mga kapat. At upang maging karapat dapat tayong gumanap, pagsisira natin ang ating mga kasalanan at mga pagkukulang. Inaamin ko sa pagkakitin ng Diyos at sa inyo na nakatid na luwa ng kasal sa isip, sa salita, sa gawa at sa pagkukulang. Kaya ay sinasama ko sa mahal ng Birheng Maria sa pagkakitin ng mga pagkakitin at sa inyo kaya niya naman, kahit ang mga siya, magpangyayon.
Salvar a todos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Tinutuloy ka namin,
Sino na nakakilala ng mula? Makakilala pa lang nakakilala ng mula. So, yung mula ay yung mga tao maaaring may mata pero hindi nakakakita. Sila yung kanyang mata. So, kaya pinagaling ni Jesus ang kanyang
So, bahagi mo. Bahagi mo na mo sa ngayon sa buhay ni Bartimeo. Sa unang nagkataon siya ay nakakakita. Siya ay gumaling sa kanyang mga bulan. So, bahagi mo na mo sa ngayon tayo na kaibigan. Maraming mga kaibigan.
sana ang marami kayong kaibigan. Marami pa kayong kaaway. Dapat po lang ang kaaway. Meron lang kayo kaibigan. Kapag may kaaway, ang gagawin? Makikipag-pag-ibig. At isa yung mga nais kong bigyan ng pansin. Ano yun? Yung sa akin po ay matutong tayo magtapon ng ating basura. Alam nyo, pagkatapos kayo magmerienda, nakakalat yung mga plastic na inyong ginamit sa inyong merienda. Yung basura, kasi nga may kasabihan, ang basura na ginamit mo ay sa'yo babalik. Kaya kinakailangan natin natin ng maayos. Napakahalaga na pagbigyan natin ngayon yung ating kaligasan. Kasi kung hindi, tayo ay sisirain ng kaligasan. Yung isang hinihintay na eksekta ngayon, ni Pope Francis, ay tungkol sa kaligtasan. Kung paano natin pangalabanan ng kaligtasan. At bagaman hindi mo naman dapat ito'y mahali ng pakikisa natin sa pagdinan ng lending nito, ginakailangan natin irespeto. Hindi lamang ang bawat tao. Irespeto natin yung lahat ng kaligtasan ng Diyos. At kasama na rin ang mga aming pong kaligtasan, yung pong mga puro, yung pong mga bagay. Isa na nga po ito yung maayos ng mahalaga aming mga basura. Kasi hindi mo lang malinis. Kaya, ang basura sa aming lalagay, sa basura, huwag na lang kayong basta pa natakot. So, kasama nyo yan, dapat natin makita kung patungkol namin yung pag-usa na mga bagay sa pangarap ng pag-ilos para maging bahagi ang kanilang bahagi ng ating pagkatao na tayo ay mayroong kalusapan na karunungan na ating magagamit sa ating patinos bilang isang mabuting Kristiyano, bilang isang tunay na nagagamit Kristo. Kaya may mga alam ni Jesus? Hindi kayo nasa po. Kaya may mga alam susundin natin ang ayos ni Jesus na tayo ay makakita. Gusto ni Jesus na tayo mong tayo sa pagkakalaman. Maging maliwala ng ating mga mata. Maliwala ng ating pag-iisip. Maliwala ng ating pagkakalaman sa kaibigan na ito. Para mo. Kasi para mas mag-ipindi mo tayo sa ating pag-iilos. Para sige na magtutungan nito, ipahagin nyo yung sumpa. Katulad ng kapag nakita nyo, halimbawa, yung dalawang bata na nag-aaway, anong gagawin nyo kapag yung dalawang bata na nag-aaway? Anong gagawin nyo kapag yung dalawang bata na nag-aaway? Anong gagawin nyo? Wala kayong gagawin.
Thank you.
Sa kanya na mahal.